guys, kumusta kayo? Break time ulit. Hapon na naman. Grabe. Alam ko guys, yung nararamdaman nyo, nabe-pressure kayo, kinakabahan kayo. Dahil nga, ulit-ulit yung mga nabi-PM sa atin, hindi pa sila ready. Wala akong ipamasabi guys, kundi imbis na kabahan kayo, which is normal talaga yan, dapat mas magibabaw sa inyo yung excitement. Gusto ko man kayo i-encourage guys, i-inspire, palakasin yung loob nyo. Pero nasa inyo yan guys eh. Tulad nito guys, yung dinadaanan ko is puro factory yan. Puro factory. Ngayong araw eh, sahod namin. So, ito guys, ito payslip ko. So, every time na dumarating yung araw ng sahod namin, ayan guys, ibablog natin to. Eh, lahat ng pinagpaguran ko at pinaghirapan ko noong nakalipas na 4 taon, noong nasa Pilipinas pa lang ako at magti-take pa lang ako ng exam, eh talagang sulit na sulit. Kaya nasa point man kayo guys ngayon na talaga namang gulong-gulo kayo, hirap na hirap kayo, litong-lito kayo, pero pag gustong-gusto nyo isang bagay guys, which is talaga yung malaking sahod, wala akong ibang masabi sa inyo kundi guys, ito lang yung sobrang proud na proud ako dahil sa mga decision na dapat ikaw din guys eh magdesisyon ka rin ng tama para sa buhay mo, which is sinasabi ko sa iyo na ituloy mo yung pag-exam mo, ituloy mo yung pag-aaral mo, hindi man ngayon pero mayroon pang susunod na exam, 'di ba? So nakikita mo naman siguro sa mga kaibigan natin, 'di ba? Sunod-sunod na sila nakakaalis, gaya mo rin sila noon. Na talaga maraming tanong at hindi pa alam kung ano yung talagang dapat na decision nila sa buhay. Diba? Step by step lang guys. So ako, eto, mamaya i-vlog ko rin to. Eto yung pinakamaliit na sinahod namin ngayong taon, which is 135,000 sa peso guys. So, hindi po yan yabang. Gusto ko lang po i-share sa inyo para mas mabuhayang kayo. Na meron nga tayo mga napanood kanina, sabi ni Just For Fun TV, kakanood ko lang sa kanya, si Bro Marlon. Hindi lahat ay siniswerte dito. Pero, isipin nyo guys, ano ba yung hindi maswerte? Maliit ang sahod? Sige guys, ganito. Magkano yung maliit na sahod dito sa Korea? I-compare nyo sa ibang bansa. Diba? Na Asia din. Japan, Vietnam, Myanmar, Thailand. So, di hamak na mas malaki pa rin ang sahod dito sa South Korea kahit sasabihin nilang pinakamaliit dito. So, ano lang guys, talaga ako, sinerte lang din talaga ako mapunta sa company na sobrang lakas at sobrang blessed. Kaya wala akong ibang sinasabi sa inyo kundi puro positive. Merong mang negative, pero syempre still dapat sabihin pa rin natin yung positive para ma-encourage natin sila. Eh, pag dinidiscourage natin sila sa Pilipinas pa lang guys, ay ang hirap pala makapunta dyan, ay ang hirap ng exam, ay ang hirap mag-register, ay 10,000 lang yung kailangan. So, doon pa lang guys, bagsak na yung moral nila. So, ako, magsawa man kayo sa encouragement na sinasabi ko sa inyo, ako itutuloy ko lang yung sinasabi ko na, please lang po, ituloy nyo po yung pangarap nyo. Korea, okay guys? Okay? Okay guys, malapit na naman ang pasukan namin. 10 minutes lang yung break time namin. So maraming salamat guys. Kita-kits na lang ulit tayo ha. Okay, tuloy niyan guys. Okay, kayang-kaya niyo yan. Meanwhile. Dahil sobrang dami talaga ng gawa namin. Hi guys, so ayan yung ginawa namin, grabe, sobrang dami, kaya kinailangan namin yung part time,
halos wala nang mapaglagyan ngayon, oh. Punong-puno. Yan. Yan pa. Ayun pa, oh. So, Linggo ngayon, may pasok pa rin kami. Pero dyan, walang pahinga. Oops. Ngayon yung buwan, guys, na talagang sobrang sagaran sa OT. Sobrang dami. Ayun, guys, sobrang dami. Ngayon yung buwan na talagang sagaran yung sahod. Ito, aganda. Ayun yung amo ko, guys. Ayun, oh, tuloy pa rin siya sa trabaho niya. Walang tao ngayon kasi Linggo, kami lang yung may pasok. Grabe. Sobrang init na, guys. Nga naka-t-shirt na tayo. So, paglabas natin ng hapon, ito lang yung eksena. Malungkot. Malungkot na masaya kasi maaga tayo lumabas, pero maaga tayo lumabas, wala tayong magagawa. Ganito lang. Ayan. Si Mukdong, eh. Pukulitin lang natin. Ayan, guys, oh. Kung makikita nyo yung bundok dun, tingnan natin kung kaya natin abutin. Malayo na masyado. So, yan. Ganda lang talaga ng paligid dito. Doon, kaya rin natin abutin doon. Tingnan natin. Diba yung mga bundok doon? So yun, guys, makapagpahinga rin tayo. So yun, guys,